dito. Yan, tagal-tagal na nakasisayan natin eh. Oo nga, no. Ayoko na yata. Parang napapagod ako pag naiisip ko. Tuloy na natin, Aya. Para may na tayo maaalala ang bayani. Tapos dito, memory game. Ready ka na? Game! Ang mga ifugao ay bayani dahil sila ang gumawa nito nang di sinisira ang kalikasan. Nagtiyaga sila sa pagtatrabaho para may makain ang buong tribo at para magpuri sa bathala. Ang kalayaan ay hindi lamang sa pagtatanim. Dito rin dinadaos ang ilang paghahalay. Nagiging palatandaan din ito ng mga nangangaso. Nakakatulong ang palayan kung paano masusukat kung gaano kalayo at kalawak ang lupa. Mary, ang ganda, oh. Ang galing, oh. Sila mismo naghahabol ng tayo na ginagamit nila. Puntahan mo yung palayan! Baka umaagos ang tubig sa ilog! Maraming bato! Malalaking bato ang nahulog mula sa bundok at pinipigilan ang daloy ng ilog. Ngayon, ipinagmamalaki ng buong Pilipinas ang rice terraces. Kala mo ikaw lang, no? Aya, 2 points! Sumapit sa kanyang anito at siya'y pinahihirapan. Pagkatapos pa inumin ni Baybulan ng halamang gamot, pinaalis niya ang anito sa katawan ni Ikyang. Mamamatay na yata si Ikyang! Magtiwala tayo kay Baybulan. Siya lamang ang nakakapagbigay liwanag sa panaginip niya bago ito nakasakit. Agwis! Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hinaharap niya ang anito na nagbigay ng sakit nito. Oh, alis dyan! Anito, huwag niyong pahirapan ang babae! Alis dyan! Makapangyarihang babaylan talaga si Baybulan dahil ilang sandali pa ng ritual na paalis niya ang anito sa katawan ni Ikyang.
At sinabi niya sa akin na kailangan na raw natin hanapin ang bagong babae natin. Malinis na ang bukid. Umpisahan na natin ang pagsubok! Teka! Naiwan niya ito si Yahay! Nakukausap na rin na siguro yung mga puno! Yahay, ang makabuhay! Tignan mo! Ang saya ng araw nito! Dahil nakapili na ang mga anito ng bagong babaylan. Ikay, hayay, ang bagong babaylan. Yes! Uy, swerte! Ayat, three boys. Tamang-tama talaga itong diorama ng barter trader. Para maalala ang katapatan ng mga Pilipino noong panahong nakikipagkalakalan sila sa mga Inchik, Arabo at Indian. Ay, sana lahat ng mga Pilipino katulad ni Matapat. Oo nga, para wala nang dayaan. Kaya tayo matapat noon. Kasi iniisip natin ang buong komunidad. Umabay ang isa, dayaan lahat. Kaya wala lukuhan. Ngayon kasi, kanya-kanya na. May ginawang kalakas si Matapat sa inyo? Itong buwan na? At nagawa pa niyang bayaran? Kaya nga, Matapat pangalan ha. Matapat siya. Lahat ng tao dito ha, Matapat. Pag may sabi sila, totoo. Kulang ah! Kulang ang apat ah! Kasi itong diwa ba? Tingaw ang mong tapre! Kulang meri ah! Kulang ang apat ah! Hello? Dinaya ka ni Matapat? Anong masasabi mo sa paratang ilaw, Matapat? Alam mong malaking kasiraan sa ating lip, ang Pantaraya. Bago ko po pinasok sa sisidlan niyan, tiniya ko pong wasto ang bilang. Bakit kulang ah, ha? Ngayon, napatunayan mong Pantaraya pa sila ang kanilang mga kalipi. Bawin mo sinabi mo nung ah. Walang Pantaraya sa aming lipi. Bawin! Ayok! Bakit ganyan ang ipinagpalit mo? Kulang! Ngayon, ilabag ang mga kalakal. Bibigan, ganito ang magandang uri ng bahay ng pawikan. Sampu yan, bilangin mo! Sige, kakakala ko, kakanya. Taga muna po, taga muna po! Bigyan natin ang puwang ang mga bata. Ano ang masasabi ninyo at nakikisali kayo sa usapan ng mga matatanda? Pakita po namin sila kagabi. Dalay na ako sa mga pawikan. Okay. Ang tatak! Aming pinuno, ang tatak! Na aking pangalan sa kanilang mga kalakad. Kayo nga ang gustong magsira sa magandang pangalan ng aming mga lipi. Takpin ang dalawang yan! Takbo! Sila kasi itinabi muna nila ang kanilang mga ambisyon at pangarap para makapaglingkod ng mabuti sa kanilang tribo. At bukas na bukas din ay matitikman ng mga piratang kumukones ng Borneo ang lupit ng ating kampilan. Tayo lahat. Kailangan pamunuan muna ang pag-atras. Hindi kita pwedeng iwanan.
Sama-sama tayo mamamatay. Umuna ka na lamang sa bayan. Pamunuan mo ang paglikas ng lahat ng mga tao. Mag-iwan ka na lamang ng ilang mandirigma at kami nang bahalang sumupil sa kanilang paglusob. Hindi mapapahama kayo. Pero ano gusto mong mangyari? Mamatay tayong lahat, malusob ang buong bayan. Ako na lang iwanan mo rito. Ikaw na lang ang mamuno ng paglikas. Hindi maaari. Mas kabisado kong lugar na ito. Magpapahabol na lamang kami sa kanila upang magkaroon kayo ng panahon sa paglikas. At mas kilala mo ang lugar ng paglikas. Hindi tayo maaaring magpalit ng tungkulin kahit kailanman. Sige, Katoto. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Una kong utos ay ang hirangin ka bilang kapalit ko. Amir. Ayun! Yes! Ang lumbo! Di ba ang lumbo ang simbolo ng kabayanihan? Kaya nagbubudong dahil pinagkakaisa nila hindi lang ang kanilang tribo, kundi para matulungan din nila ang mga iba pang tribo. Kami ang nagtagumpay laban sa tagtuyot. At kami ay nakalipon ng labis na pagkain na maaaring ibahagi sa apat na bayan upang makakain ang mga ito. Kami mga taga-Tilo ay hindi nakakailanganin pong magnakaw. Sa halip, kami mag-aambag ng mga kasangkapan at kagamitan sa pagsasaka. Yan ang aming layunin. Kami mga taga-Ilaga ay hindi na kailangan makidigma. Sa halip, ay mag-aambag kami ng abono at pataba sa lupa. At kami mga taga-Silangan ay hindi na kailangan agawin ng tubig sa hilog. Sa halip ay mag-aambag ng mapanghukay sa paggawa ng patubig. Ang bawat bayan ay magpapadala ng mga tao upang makagawa ng patubig sa lahat ng bayan. Magtulungan tayo. Ito na ang pagkakataon para sa pagkakaisa ng ating bayan. Mabuhay ang pagkakaisa ng ating bayan! Mabuhay! Ang galing ni Tuwan, naiwasan niya ang gera at magtutulungan pa sila ngayon. At bilang pagsasara sa kasunduan ito, narito ang aking dugo na aking ipapatak sa lumbong ito. Ang hinahanap natin, Oli, yung lumbo. Ganun din, ang pinuno ng taga-Timog ay bukal sa aking kalooban. Ay ganun din sa pinuno ng Silangan. Bilang pakikiisa, tumutugon ako sa lahat ng napagkasunduan natin. Pagani! Hindi ito ang Pagani! Hoy, Noli, akong una sa Pagani. Marami tayong mga Pagani na nagtali ng kanilang buhay para mailigtas at maipagtanggol ang kanilang komunidad. Nakakaiyak nga nang magpaalam siya sa kanyang mga anak. Pero alam ni Nabelo Cacherni na tungkulin ito ng isang Pagani. Kailangan maipagtanggol ang kailihan.
isakripisyo niya ang kanyang buhay. Ngayon, malinaw na sa akin kung ano ang kahulugan ng pagiging bagani. Aya, Abalanghay, hanapin natin si Banggaw. Manong Banggaw, ito bang sasakyan natin? Hindi ba parang... kaya ba itong malalaking alon? Wala pang motor? Nay, oops, nasan ang kompas? Nasaan din yung life vest? Anong life vest? Anong kumpas? Kailangan ba nun? Huwag kayong maglala. Marami ng bagyong dinaanan itong aming balanghay. Bayan niya ang mga bangero dahil sa kanilang tapang, sa pamumuno at lakas ng loob na magrakbay at maghanap ng mga bagong pulo. Yes! Ang galing ko! Naaalala ko pa! Noli, 6 points! At saka, alam nila kung nandyan na ang puyo-puyo at saka balatik at iba pang palatandaan sa kalikasan. Hindi kasi hiwalay ang mga ninuno natin noon sa kalikasan, kaya natulungan sila nito. Ngayon, ay, nakakalungkot ngayon. At dumidilim ang ulap! Baka madala tayo sa batuhan! Panatilihin niyong nasa unahan niyo ang paglupog ng araw! Bitong, isabay mo ang sagwan! Isabay mo sa pagbaba ng palanghay at paghupa ng alon! Oh, Noli, gusto mong sumagwan? Malalaki ang braso mo. Malaking tulong sa atin yan. Oh, ito sagwan ko. Ito na yung sagwan. Makakabalik na tayo sa kuweba. Lumalakas ang hangis sa silangan! Ate, ibaba mo na yan! Bilisan mo! Ano? Bakit wala pa? Hala ko na ito sa sagwan. Wala pa yung ilaw. Di sana nakabalik na tayo sa kuweba. Oo nga no, siguro hindi pa tapos. Marami siguro pang mangyayari. Sino na si Pango, oh? Ang itikman yung tubig. Magsipaghanda kayo! May darating na bagyo! Sariling musika, kultura, at tradisyon. Pero ngayon, madalas ang iniisip lang ng mga tao, sarili lang nila. Kailangan ko ay narin natin ang ating pagkabayani. Alam mo, Arya, dapat isis natin. Ito nga, isis natin na hindi tayo palaging ganito. Yung mga